Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng meat bread. Or sa madaling salita, ito po ay pandesal na may palaman na karne po sa loob. Unang-una, ipapakita ko po muna sa inyo ang mga sangkap na gagamitin natin para sa ating dough or para sa ating tinapay. Meron po tayo ditong 3 cups ng bread flour, 1 half cup ng white sugar, 1 half cup ng powdered milk, 1 teaspoon ng salt, 1 tablespoon ng dough enhancer or improver, 1 cup ng warm milk, isang pirasong itlog, 1 tablespoon ng margarine or unsalted butter, 1 tablespoon ng lard or vegetable shortening, 1 tablespoon ng vegetable oil, at saka 1 tablespoon ng yeast or isang pakite ng yeast. Maglalagay din po tayo ng breadcrumbs. So, yan na po lahat yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating dough ng ating tinapay. Ngayon naman po, ito naman po yung ating mga sangkap na gagamitin para sa ating palaman ng ating tinapay. So, meron po tayo ditong chicken breast or pwede rin po kayong gumamit ng chicken thighs. Hiniwa ko lang po siya ng maliliit. Kakailanganin natin ng bawang at saka sibuyas, dahon ng sibuyas, soy sauce, or kung meron po kayong dark soy sauce, pwede rin po, oyster sauce, ground black pepper, honey, cooking oil, at saka konting cornstarch. So, yun po yung ating mga sangkap para sa ating palaman ng ating tinapay. So, ngayon ay sisimulan na po natin. Uunahin po muna natin yung paggawa ng ating dough or yung ating tinapay. So, dito sa ating 3 cups na bread flour, ihahalo po natin dito yung ating 1 half cup na white sugar. Pwede po tayong gumamit dito ng brown sugar kung gusto natin. And then, isunod po natin yung ating 1 half cup ng powdered milk. And then, isunod po natin itong ating 1 teaspoon ng asin. Itong ating dough enhancer or dough improver. Ito ay optional lang kung meron po kayo. Pero kung wala, wala pong problema. Yan, ihalo na natin yan. Tapos, isunod po natin yung ating yeast. So, itong yeast na gamit ko ngayon ay instant yeast po ito. So, hindi na po natin kailangan pa na ipapa-activate sa warm na gatas or tubig. So, pwede na natin itong ihalo diretso dito sa ating mga dry ingredients. Pagka instant yeast po yung gamit natin. So, ngayon, paghalu-haluin muna natin para mag-combine lahat ang mga dry ingredients na nilagay natin. Ngayong napaghalo-halo na po natin lahat yung ating mga dry ingredients, so sunod po nating ilagay ay yung ating mga liquid ingredients. So ngayon, pwede na nating ilagay itong ating warm milk. Or kung wala po kayong fresh milk, pwede po tayong gumamit ng evap milk. Or pwede rin po yung tubig lang. Basta ang importante ay warm po yung kanyang temperature. So ngayon, ituturo ko po sa inyo dahil ito po kadalasan yung problema pagka gumagawa tayo ng tinapay. Na yung tinapay natin ay hindi umalsa ng mabuti o magiging matigas po yung ating tinapay. Isang factor po nun ay yung ating paghahalo ng ating mga liquid ingredients, yung temperature ng ating liquid ingredients. So, dito kinakailangan na yung ating gatas or tubig ay warm. So, paano natin malaman na sakto na po yung temperature ng ating tubig or yung ating gatas? So, ang ginagawa ko po para masigurado ko na talagang hindi mamamatay yung ating yeast, ang ginagawa ko po ay isausaw ko po yung aking daliri. Pag sa tingin ko na hindi na mafe-feel ko yung init at hindi na ako mapapaso, so yun po, pwede na po yun. Hindi po mamamatay yung ating yeast nun. Kasi pagka sobrang init at sobrang lamig, hindi po talaga aalsa yung ating yeast. So ngayon, pwede ko na pong ihalo dito itong ating warm milk. And then, haluin lang po natin. And then, pwede na nating isunod itong ating vegetable oil or pwede rin po tayong gumamit dito ng olive oil or kahit anong cooking oil. And then, itong ating itlog. And then, itong ating unsalted butter or kung wala, pwede po tayong gumamit ng margarine ng 1 tablespoon. And then, itong 1 tablespoon ng vegetable shortening or pwede rin po yung lard. Pagsamasamahin na po natin yan lahat. Para pag nabubuo na natin, ay pwede na natin itong simulang masahin. Tsaka kung unsalted butter po yung gamit natin, kinakailangan na nasa room temperature. Hindi yung matigas pa.
Yan, hahaluin lang natin hanggang sa mabubuo po natin ito na parang dough. Pwede po tayong magdagdag nito ng vanilla kung gusto natin para mas babango po itong ating tinapay. Yan, pagka ganito na nabubuo na natin, pwede na natin itong simulang masahin. Ayan na po, ililipat ko lang po dito yung ating dough dito sa ating lamesa para mas maimasa po natin or mas mabilis po nating mamasa itong ating dough. Siguraduhin lang po natin na naghugas po tayo ng kamay bago natin simulan itong masahin. So ngayon, ready na natin itong masahin. Hanggang sa maging smooth at elastic po itong ating dough. Kung medyo didikit pa po siya, pwede tayong magdagdag ng kunting harina. Ipapakita ko po sa inyo mamaya pagka ready na po itong ating dough. Ayan, ito na po yung hitsura ng ating dough pagkatapos kong namasa ng mga 10 minutes. Ayan, napapansin nyo na napaka-smooth at elastic na po itong texture ng ating dough. So, ngayon, ready na po natin itong paalasahin. So, bibilugin ko lang po. And then, kuha lang po tayo ng malaking bowl para dito po natin papalasahin itong ating dough. So, bago po yan, lagyan muna natin ng konting oil itong ating bowl na gagamitin. Tapos, papahiran po natin itong ating dough para hindi siya manikit dito pagka umalsa na mabilis po nating matatanggal. At ngayon po, ay pwede na nating takpan ng cling wrap or pwede rin po yung tela. Papalsahin po natin to ng mga 30 minutes or hanggang 1 hour o hanggang sa magdubli po yung size nitong ating dough. Ayan, babalikan po natin to pagka umalsa na ito. Ngayon po ay sisimulan na po natin ang pagluluto ng palaman ng ating tinapay. So, sindihan na po natin yung ating stove. Tapos, magpapainit lang po tayo ng oil or mantika dito sa ating kawali. Ayan na po, sinimulan ko na pong ginisa dito yung ating bawang, sibuyas, at saka yung dahon ng sibuyas. At nandito na rin po yung ating karni ng manok. Yan, hihintayin lang po natin to na medyo mag light brown po yung ating manok. And then ngayon, pwede na nating timplahan itong ating soy sauce. So, maglalagay po ako ng mga 2 teaspoon. And then, lalagyan ko po nitong dark soy sauce para pampakulay po ng ating palaman na hindi siya maputla. Pero kung wala po kayo nito, ay okay lang po kahit wala. So, lalagyan ko lang po siya ng mga 1 teaspoon. Yan, hahaluin lang natin. And then, lagyan po natin itong oyster sauce. Lagyan ko po siya ng mga 2 teaspoon din. Haluin lang natin. And then, pwede na nating lagyan itong ground black pepper. Para mabalance po yung alat ng ating mga nilagay, so lalagyan ko po nitong honey. Pero kung wala po kayong honey, pwede po tayong maglagay ng sugar lang. Or kung meron po kayong hoisin sauce, mas maganda din po yung gamitin kung meron po kayo. Yan, hahaluin lang natin ulit para magpantay po yung lasa ng ating karne. So ngayon, pwede na natin itong takpan muna para lumambot yung ating karne ng manok. Babalikan po natin pagka luto na yung ating karne ng manok. Ngayon po ay titingnan na po natin ulit yung ating karne. Ayan. Check po natin kung malambot na po yung ating karne. Ayan, sobrang lambot na po niya. Napakadali lang pong maluto pagka karne ng manok po yung gamit natin. So ngayon, dahil medyo may sabaw pa siya, ang gagawin natin ay ang gusto natin na medyo lalapot pa po itong ating palaman para hindi tayo mahihirapan mamaya pag nailagay na po natin or ipapalaman na po natin sa ating tinapay. So, lalagyan po natin itong cornstarch na tinunaw sa tubig.
para medyo mag-dry po ito. Yan, lalagyan po natin. Tapos hinaan lang po muna natin yung ating apoy. So, lalagyan po natin ng mga 3 tablespoons. And then, haluin natin. Mas maganda kasi na yung palaman natin ay hindi siya basa. Kasi pagka basa po, aapaw po yung palaman natin sa ating tinapay. Tulad nyan, tumuyo na po yung ating palaman. Tapos lalong tutuyo pa po ito pagka lumamig na ito. Okay na po to. Pwede na nating patayin yung ating stove. Ililipat lang natin to sa plato para mapalamig natin at hihintayin na lang po natin na umalsa yung ating dough para masimulan na po natin yung ating paggawa ng ating meat bread. Ngayon po dahil 1 hour na po yung nakalipas, babalikan na po natin yung ating inaasa kanina na dough. Yan, nakikita nyo na lumaki na po yung ating dough. So ngayon, pukunin na po natin to. Yan, palalabasin lang po natin yung hangin sa loob. Tapos, ililipat ko po dito sa ating lamesa. Tapos ngayon, pwede na nating hatiin. Yan, pwede na nating putol-putulin sa gusto nating laki ng ating tinapay. So ngayon, putol-putulin po muna natin. Pwede nating timbangin para pantay-pantay po yung laki ng ating tinapay. Pero ako, gusto ko, tansyahan na lang kasi kakainin lang naman namin to sa bahay. Yan, nagaganyan kalaki. So, yan na po. Naputol-putol ko na po lahat yung ating dough. Yan. At ito na din po yung ating palaman na ginawa kanina. Medyo malamig na. So, ngayon, ready na po natin tong huhulmahin. Itatabi ko lang po muna to para masimulan na po natin yung paggawa ng ating meat bread. And then, ihanda ko na din po itong ating breadcrumbs. Yan. So, itabi ko po muna to. Simulan na po natin yung ating paggawa ng ating meat bread. So, pa-flatten lang po natin para talagang lalabas yung hangin sa loob. And then, bibilugin po natin. Yan, parang ganyan. Then, press po natin. And then, kuha lang po tayo dito sa ating ginawang palaman. Then, ngayon, pwede na nating i-sealed. Yan, ayusin lang po natin yung ating pagka-sealed para hindi aapaw yung ating palaman sa loob. Yan. Ganyan lang po. Di ba para po siyang siopaw. Pagkatapos, ay isasawsaw natin dito sa ating breadcrumbs. Ito na po, natapos ko na pong nahulma lahat yung ating meat bread. So, ngayon, paalsahin pa natin to ng mga 25 to 30 minutes. So, tatakpan ko po siya para hindi mag-dry yung ibabaw niya. And then, babalikan po natin pagka medyo lumaki po to ng konti. And then, habang pinihintay pala nating umalsa ito, ay preheat na po natin yung ating oven sa 375 degrees Fahrenheit. Ngayon po ay ready na po natin itong isalang sa ating oven, itong ating meat bread. Lulutuin lang po natin to na mga 20 minutes or hanggang sa mag-golden brown po itong ating tinapay. Dito ko po siya ilagay sa itaas na bahagi ng ating oven para pantay po yung luto ng ating tinapay. Babalikan po natin yan after 20 minutes. Ngayon po ay balikan na po natin yung ating sinalang na tinapay kanina dahil 20 minutes na po yung nakalipas. Yan, ito na po. Patayin ko lang po yung ating oven and then palalamigin po natin to ng konti para maipakita ko po sa inyo yung texture nitong ating tinapay kung gaano siya kalambot. Ayan na po, ito na po yung ating meat bread. Medyo malamig na po. So ngayon, papakita ko na po sa inyo kung ano ang itsura sa loob. Ayan, sobrang lambot po. Ayan na po, ito na po yung ating meat bread. Sana'y nagustuhan nyo po itong ating recipe ngayong araw. Sana'y mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Sa ngalan po ni Ate Mayang, ito po si Mama Yeps. Maraming salamat po and God bless.